Amen. Praise God. Naniniwala po ako na ngayong araw na ito na inihanda na po ng Panginoon ang ating mga puso para po maging magandang sisidlan ng kanyang banal at makapangyarihang salita. So ngayon pong araw na ito, hindi po tayo hindi nagkataon na mapapakinggan natin ang mensaheng ito. Ito po ay tinaon ng Panginoon dahil may nais siya na baguhin, may nais siya na ayusin sa ating puso't isipan. At naniniwala po ako mga kapatid that after this message, your life will never be the same again. Kaya nga maganda po, ma-share natin itong mensaheng ito, ma-share natin itong video ito na atin pong napapakinggan para nang sa gayon, bukod sa tayo po ay mapagpala at tayo rin po ay maging pagpapala. So let's get started. Tayo po ngayon ay nasa fourth installment ng ating brand new series, Dearest Jesus, Revisiting the Beauty of Christ's Death and Resurrection. So dito po mga kapatid, makikita natin yung kagandahan ng kanyang death at ng kanyang resurrection. At the same time, we are going to experience yung kapangyarihan nito, yung mga benefits ng death at resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Again, i-revisit po natin dito yung kamatayan at yung resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Next week po, mga kapatid, yung pag-uusapan natin ay napakaganda, itong Resurrection Sunday natin. Ang title nito is Breaking News. But this, unahin po muna natin itong mga pangyayaring ito bago nagkaroon ng resurrection, of course. Nagkaroon muna ng execution sa ating Panginoon, nagkaroon muna ng death. Before that, alam niyo po ba, on average, may 150,000 people na namamatay araw-araw. 150,000 people die every single day. Ang average po nito ay 1,587 daily, 66 death per hour, and 1 death per minute. So ganito po mga kapatid yung mga bilang, yung average na bilang ng mga namamatay sa buong mundo. Kaya nga may isa hanggang dalawa na namamatay kada minuto. Alam niyo po ba, according to Philippine Statistics Authority, ang heart disease daw po remain the top cause of death in the country. Yung heart disease ay nananatili po na top cause of death dito sa Pilipinas. At PSA data showed ischemic heart disease was the top killer with 85,192 cases dito po sa Pilipinas. Ibig sabihin nito, 19% ng total na death sa Pilipinas ay may kinalaman sa ischemic heart disease. At alam niyo po ba mga kapatid, actually yung may 6 factors daw ang heart disease na ito. Una, yung high blood pressure. Pangalawa, high cholesterol. Pangatlo, obesity. Pang-apat, diabetes. Panglima, smoking or vaping. Pang-anim, yung stress. So ito po yung number one na pumapatay sa mga Pilipino. Number one ito, hindi pa rin siya nagbago nitong mga taon na ito. Nagsimula siya 2022. Actually, yung pangalawang pinanggagalingan, na top na pinanggagalingan ng kamatayan dito sa Pilipinas is yung cerebrovascular disease. Ito naman ay may 10%, 10.4% dito sa Pilipinas. Pangatlo, neoplasms, may kinalaman din dito sa parang cancer siya. Pang-apat, diabetes. Panlima, hypertensive diseases. Actually, pumasok dito yung pang-anim, COVID-19. At pampito lang po, mga pampito, dito sa top causes ng death sa Pilipinas ay pneumonia. Pero still, itong ischemic heart disease na ito ay tumutuloy-tuloy dito sa ating bansa. At sinabi nila, tutuloy-tuloy pa ito ng mga ilang taon. Alam niyo po yun. Pero actually, itong COVID na ito, itong pang-anim, kaya ako po ito nabanggit, wala po talaga ito sa listahan dati. Kaya nga lang, nagkaroon nga ng pandemic. Nagkaroon ng pandemic. Alam niyo po ba, nakakalungkot. Dahil ngayon may mga namamatay sa COVID. Pero dati naman, ang uri ng kamatayan, isa sa pinakamatinding uri ng kamatayan ay yung cross. Biruin mo yon. Ngayon, COVID. Dati,
sa cross. Yung pinanggagalingan ng pinakamatitinding kamatayan. At alam niyo po ba, pagdating dito sa cross na ito, ang isa sa mga namatay dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon ang tanong, what made the death of Jesus unique from others' death? Minsan di ba may top nga na pinanggagalingan ng kamatayan, binanggit ko na yung anim na ito. Pero ano ang pinagkaiba pagdating naman sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo? Ano yung pinagkaiba nito sa kamatayan ng iba? So ngayong araw na ito, pag-uusapan natin itong pinagkaibang ito. Alam niyo po kung ano yun? Ito yung supernatural na effect nito. Yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo ay may supernatural na effect para sa sangkatauhan. Ibig sabihin, ito yung hindi natural na epekto para sa atin. So today, let's look at the supernatural effect of the death of Jesus on the cross. I want you to open your Bible with me in Galatians chapter 3, verses 13 hanggang 14. Galatians chapter 3, verses 13 hanggang 14. Sinabi natin ngayon, naging rampant ang kamatayan pagdating sa COVID. Pero naman, dati naman, pinakamatinding uri ng kamatayan ay kamatayan sa krus. Eh bakit doon namatay ang ating Panginoong Hesukristo at ano ang naging epekto nito? Actually, yung epekto nito ay supernatural. Tignan po natin, verses 13 hanggang 14. Sinabi dito sa verse 13, Christ redeemed us from that self-defeating, cursed life by absorbing it completely into Himself. Do you remember the scripture that says, cursed is everyone who hangs on a tree? That is what happened when Jesus was nailed on the cross. He became a curse and at the same time dissolved the curse. 14. And now, because of that, the air is cleared and we can see that Abraham's blessing is present and available for non-Jews too. We are all able to receive God's life, His Spirit, in and with us by believing. Just the way Abraham received it. So join me in our message today entitled, At the Cross. At the Cross, what are the supernatural effect of the death of Jesus on the cross? Ano yung supernatural effect ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo dito sa cross? So number one, verse 13. Christ redeemed us from that self-defeating cursed life by absorbing it completely into Himself. Unang supernatural effect ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Una, it has a redeeming effect. Merong redeeming effect ito. Alam niyo po, tayo ay nasa kapangyarihan ng kasalanan na nagdudulot ng walang hanggang kaparusahan. Therefore, kailangan ng sinabi nga natin, yung mga pinag-usapan natin noong nakaraan, kailangan ng tutubos at kailangan ng pangtubos, redemption. So dito sa kamatayan na ito ng ating Panginoong Hesukristo, may redeeming effect ito. First, dalawang ibig sabihin nito mga kapatid. First, Jesus paid for it. Para magkaroon ng redemption, kinakailangan, sinabi natin, kailangan ng tutubos at kailangan ng pangtubos. He paid for it. Kaya sabi sa English Standard Version, Christ redeemed us, verse 13, from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. Jesus paid for it. Alam niyo po, yung Greek word na ginamit dito sa passage na ito ay yung word na exaguraso. Ang ibig sabihin nito, payment. Yung sinabing Christ redeemed us, exaguraso, it means payment of a price to recover someone from the power of another, to ransom or buy off. Kaya ang sinabi sa God's Word Translation, verse 13, Christ paid the price to free us from the curse. So kinakailangan may tutubos at kinakailangan may pangtubos. Ito yung redeeming effect
na nangyari dito, ibig sabihin, nangyari ito because Jesus paid for it. Second, Jesus personalized it. Pag sinabing personalized, design or produce something to meet someone's individual requirement. Kasi ang requirement para maligtas tayo, kinakailangan may perpekto na maging alay para dito at walang may kakayahan na gumawa doon. Tanging ang Panginoong Jesucristo lamang. Kaya sinabi sa verse 13, Christ redeemed us from a self-defeating cursed life. Biruin mo yung self-defeating na binanggit dito. Ibig sabihin yung ginagawa natin, tayo mismo ang gumagawa ng katapusan natin. Yan yung curse. But Christ paid the price. Christ redeemed us from that self-defeating cursed life. But by absorbing it into Himself. So napaka, hindi lang napaka-personal eh, personalize. Yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para lang ma-redeem tayo. So redemption in the biblical context means someone is holding many captives and requires a ransom. Ibig sabihin nito, maraming hinahawakan na captive ito, bandage sila, at kinakailangan ng ransom para dito, para mapalaya yung mga captive na ito. Kaya nga binanggit sa Matthew chapter 20, 27 hanggang 28, and whoever wishes to be first among you, he will be your slave. Just as the Son of Man did. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give, tingnan nyo to, to give His life as a ransom for many. To give His life as a ransom for many. Kaya nga, mga kapatid, redemption is defined as the process of restoring man from the bondage of sin. Ibig sabihin, pag sinabing redemption, proseso ito para ma-restore ang tao dun sa bondage ng kasalanan. So to be redeemed from the power of sin means our slavery to sin is broken. Ibig sabihin, yung slavery na yon, nung na-redeem tayo, nawasak yung slavery na yon. So we are now free to live righteousness. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi ko kayang magbago. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi ko kayang gawin ito. Kasi nga mga kapatid, our redemption from the power of sin is the basis of our ability to live holy lives. Kaya nga sinabi sa 1 Corinthians 6:20, you have been bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Dahil ikaw ay binayaran na, dahil ikaw ay tinubos na, dahil may ransom na. Therefore, glorify God in your bodies. May kakayahan ka na magbago, may kakayahan ka na i-glorify si Lord sa buhay mo. Kaya walang tunay na Kristiyano na pwedeng magsabi na hindi niya kayang magbago. Walang tunay na Kristiyano na pwedeng magsabi na hindi pwedeng umayos ang buhay ko. Wala. Christ redeemed you from the power of sin. Hindi sinabing hindi ka nagkakasala, kundi may kapangyarihan ka ng lumaya sa kasalanan. John 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Diba, who the Son sets free, He is free indeed. Ibig sabihin, tunay na malaya ang taong tinubos na ni Kristo. So kinakailangan, sinabi nga natin noong mga nakaraan, kapag ikaw ay tinubos na ni Lord, dapat utak malaya ka na at hindi utak nakasanla. Na para bang laging pabalik-balik sa mundo yung isip natin. Alam mo yun na laging, hindi naman yata talaga ako mahal ni Lord eh. Kasi hindi naman talaga yata ako mapupunta sa langit eh. Baka totoo nga. Baka hindi ka talaga tunay na Christian. Kaya paulit-ulit ka sa ganyang statement. Because if the Son sets you free, you will be free indeed. Or maybe naman, baka kinakailangan ma-inform lang talaga tayo dito sa katotohanan na ito, dahil tunay na malaya ang taong tinubos na ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ay may redeeming effect ito. Ibig sabihin, binayaran na ng Panginoon
at pinersonalize pa ng ating Panginoon. Pangalawa, verse 13 ulit, Christ redeemed us from that self-defeating cursed life by absorbing it completely into Himself. Do you remember the scripture that says, cursed is everyone who hangs on a tree? That is what happened when Jesus was nailed on the cross. He became a curse and at the same time, dissolved the curse. What are the supernatural effects of the death of Jesus on the cross? Second, it has a removing effect. Ibig sabihin, hindi lang ito may redemption. Kasi pwede kang napalaya, pero dala-dala mo pa rin yung sumpa. Nakuha natin yun, pwede kang napalaya sa kulungan. Pero ganun ka pa rin, ganun pa rin yung isip mo, hindi pa naman talaga nawawala siya. Nakakapit pa rin sa'yo, o kaya slave ka pa rin. Biruin mo, kaya nga sinabi natin, ang kulungan hindi laging matatagpuan sa likod ng rehas na bakal. Malalaman mo nakakulong ka kapag hindi ka makalaya sa bagay na yon. Kaya feeling siguro ng isang tao, kaya feeling niya lagi sa impyerno siya mapupunta, wala siyang silbi, kasi nga hindi niya nauunawaan ito. Kaya ang unrepentance, di ba, ibig sabihin nun, change of mind. That leads to a change of action. It has a removing effect, at the same time, dissolve the curse. So ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay may removing effect. Ito tatlong bagay pagdating dito, mga kapatid. Paano nangyari yung prosesong ito ng pagtanggal ng sumpa sa isang tao? Paano nangyari? First, Jesus changed places with us. Kaya nga sinabi sa easy to read version, verse 13, the law says, we are under a curse for not always obeying it. But Christ took away that curse. He changed places with us and put himself under the curse. The scripture says, anyone who is hung on a tree is under a curse. So unang-una, Jesus changed places with us na sana ikaw yung sinumpa doon ng tuluyan habang buhay na, kaya lang pinalitan ka ni Jesus. Hindi naman deserving si Jesus doon sa cross eh. Technically, hindi naman talaga siya nagkasala eh. Pero para matanggal yung sumpang yon, pinalitan ka ng ating Panginoong Jesucristo. Biruin mo yon. Layo naman. Layo ko naman kay Lord. Layo mo naman kay Lord. Tapos si Lord nakipagpalit. He changed places with us and put himself under that curse. Alam niyo po ba yung sinabi ni Apostle Paul na tree? And anyone who is hung on a tree is under a curse. Ito yung tree na ito sa passage na ito, mga kapatid. Ito yung cross kung saan namatay ang ating Panginoong Jesus. So hindi ibig sabihin na mali yata, sa puno daw. Sa Acts chapter 5 verse 30 saka 1 Peter 2:24, ang ibig sabihin nitong tree na ito, ito yung cross, ito yung lugar na kung saan doon namatay ang ating Panginoong Jesucristo. At dito nakipagpalit ang Panginoon na instead na ikaw, instead na ako, instead na tayong lahat. At mamaya maintindihan natin yung tindi ng curse na ito. Pinalitan ka ng ating Panginoon. Yan yung sinabi natin. Para magkaroon ng removal ng curse, kinakailangan may makapagpalit. Second, Jesus carried the curse from us. Hindi lang yung una natin na Jesus changed places with us. Second, Jesus carried the curse from us. Verse 13. Christ redeemed us from that self-defeating cursed life by absorbing it completely into himself. Do you remember the scripture that says curse is everyone who hangs on a tree? That is what happened when Jesus was nailed on the cross. He became a curse. And at the same time, dissolved the curse. So inabsorb ng Panginoon, kinarga ng Panginoon yung curse na yon. Hindi lang siya nakipagpalitan. Biruin mo, pati yung curse mo,
pati yung curse ko, pati lahat ng curses natin, kineri ng Panginoon dun sa krus. Jesus carried the curse from us. Atin yun eh. Every time nakikita mo yung cross, ako dapat dyan eh. Pangalawa, yung sumpa na nando doon, ang bira pati yun, kinarga ng Panginoon. Kaya nga pag naintindihan mo tong cross na ito, mga kapatid, dito mababago yung pananaw mo sa buhay at dito mababago yung buhay mo. Jesus carried the curse from us. 1 Peter chapter 2 verse 24. He himself bore our sins in his body on the tree that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. He himself bore our sins in his body. Kaya nga kinakailangan ni Jesus magkatawan tao. Hindi mo naman mapapako yung spirit eh. Diba? Kaya kinakailangan magkatawan tao ng Panginoon para makarga yung sumpang yun. At una, para mapako siya sa krus. Kasi Jesus changed places with us. Second, Jesus carried the curse from us para makarga niya yung sumpang yun. Third, Jesus canceled the curse for us. Yun yung sinasabi natin na may removing effect. Jesus canceled the curse for us. Diba sinabi sa verse 13? Christ redeemed us from that self-defeating cursed life by absorbing completely into himself. Pagdating sa dulo, and at the same time, dissolve the curse. Una, may tubusan na naganap. Pangalawa, may tanggalan na naganap. So Jesus canceled the curse for us. Na sana tayo yung tatamaan ng curse na yon. Kaya lang kinansel na ng Panginoon yon. Colossians chapter 2 verse 14. Tignan natin to. Colossians chapter 2 verse 14. He canceled the record of the charges against us and took it away. By what? By nailing it to the cross. Biruin mo, kinanceled daw ni Lord. Imaginein mo to. Tignan mo ulit yung text. He canceled the record of the charges against us. Lahat ng charges sa'yo at sa akin, kinanceled daw ng Panginoon. Nilagay, it took it away, sabing ganon, by nailing it to the cross. So yung record ng charges against us, ipinako daw iyon doon sa cross. So ang pinako sa krus ay ang mga sinumpa. Kasi dito sa krus, mga kapatid, dito pinarurusahan ang pinakamasasamang tao sa empire dati. Hindi lang sa empire, pati panahon ng Old Testament pa. Dito rin ginagawa ang mga nakakahiyang kaparusahan. Sinabi po ng isang scholar, Dr. J.H. Hertz, sa kanyang libro na Pentateuch and Haftorah. Sinabi dito, ancient Israel used four methods for putting criminals to death. Yung ancient Israel, apat na methods para kitilin ang buhay ng mga kriminal dati. Number one, stoning to death. Pangalawa, burning. Pangatlo, sword. At pang-apat, strangulation. Ito na yun sa cross na ginawa sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung sinabi dito, curse is the one who is hung on the tree. Sabi dito, actually, kinuha po yun, mga kapatid, yung statement dito sa Galatians chapter 3 verse 13 in Deuteronomy chapter 21, 22 hanggang 23. Basahin natin. Deuteronomy 21, 22, 23. And if a man, tingnan nyo po ha, has committed a crime punishable by death and he is put to death, and you hung him on a tree. 23, his body shall not remain all night on the tree, but you shall bury him the same day, for a hanged man is cursed by God.
Biruin mo yun. Di ba sinabi natin? Hindi binago ng Panginoon yung rule. Pag nagkasala ka, kamatayan ang kakibat nito. For all have sinned and fall short of the glory of God. The wages of sin is death. Sinabi ulit dito sa Deuteronomy, for a hanged man is cursed by God. So kinakailangan may mahang doon sa punong yon. Kinakailangan may maipako sa krus. Kasi may nagkasala eh. Hindi basta-basta mawawala yon yung rule na yon. Kaya nga, ang pinapalit sa'yo si Jesus. Ang kumarga ng curse na yon galing sa atin, si Jesus din. At ang nag-cancel sa curse na yon na para sa'yo at para sa akin, si Jesus din. Kaya nga sinabi dito sa text natin, Christ redeemed us from that self-defeating cursed life by absorbing it completely into Himself. Do you remember the scripture that says, curses everyone who hangs on a tree? Deuteronomy 21. 22 hanggang 23 yon. That is what happened when Jesus was nailed to the cross. He became a curse. And at the same time, dissolved the curse. Kaya nga sa Greek, mga kapatid, yung Greek word na sulon, ibig sabihin nun ay cross. Ang ibig sabihin nun, wooden beam. Kaya yung tree dito, saka yung cross, iisa lang ito. Wooden beam. Ang cross ay lugar ng sumpa. Kaya nga, alam mo kapatid, ang isang kalaban ng tao sa mundo, ang pinakamatinding kalaban ng tao sa mundo ay isang bagay na hindi nakikita pero nararamdaman yung bangis. Piruin mo, imaginein mo ah, pinakamatinding kalaban. Di mo nakikita yon pero antindi ng bangis. Ano yon? Sumpa. Hayari sa buhay ko. Bakit ganito? Biruin mo, hindi mo alam kung bakit ka pupunta na impyerno. Hindi mo alam kung anong kalaban mo. Hindi mo alam kung anong tatapos sa'yo. Bakit ganito? Sumpa! Eh sabi dito, sinumpa raw ang taong binitin sa krus. Curses everyone who hangs on a tree. Kaya nga, again, kaya sinumpa sa lugar ng sumpa si Jesus Christ upang ipawalang bisa ang sumpa ng tao. Ulitin ko ha. Kaya, pinako si Lord sa lugar ng sumpa at siya ay naging sumpa upang ipawalang bisa ang sumpa ng tao. So, naging sumpa ang ating Panginoong Jesus upang alisin ang mga sumpa mo. Buti na lang. So kapag nakakita ng krus, ang tao matatakot eh. Lalo na dati, imaginein mo. Dati, okay na yan, di ba? Pinagsasabit-sabit natin ngayon. Pinandidesign natin. Yung iba nga sa inyo, dami sa bahay. Di ba? Dati kapag nakita ang krus, nakakatakot yun. Manginginig ka talaga. Kasi isa yun sa pinakamatinding kaparusahan dati. Matatakot sila. Pero sa krus, nagkabayaran. Para doon sa hinihinging bayad para sa kasalanan ng tao. So ang krus na labis ng kinatatakutan dati ay magiging palatandaan ng magandang bagay na paparating sa ating buhay. Yung krus na kinatatakutan dati, palatandaan na siya ngayon ng magandang bagay na paparating sa ating buhay. So what are the supernatural effects of the death of Jesus on the cross? Pangalawa, it has a removing effect. Hindi lang ito may redeeming effect, pagpapalaya dun sa bandage natin, binayaran ng Panginoon, pinersonalize ng Panginoon, may removing effect din siya. First, Jesus changed places with us. Na sana ikaw yung nandoon, tayo yung nandoon, na ipagpalit ang Panginoon. Second, Jesus carried the curse from us. Yung curse na sa'yo, siya na kumarga. Sabi ni Lord, total naman, kahit pakargaw ko sa'yo ng konti, di mo naman kaya yan eh.
nakargahin. Siya na kumarga ngayon. Third, Jesus canceled the curse. For us, grabe, pangatlo na supernatural effect ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Eto, pinakamatindi dito. 14, and now, because of that, the air is cleared and we can see that Abraham's blessing is present and available for non-Jews too. We are all able to receive God's life, His Spirit in and with us by believing. Just the way Abraham received it. Pangatlong supernatural effect ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus, it has a receiving effect. Ibig sabihin, may receiving effect ito, may kakayahan tayo na tumanggap. Alam niyo po ba? Listen to this. Ang lugar ng sumpa, or sa lugar ng sumpa, nagsimula ang isang pagpapala. Ulitin ko, piruin mo yun. Sa lugar ng sumpa, nagsimula ang isang pagpapala. Eh, supernatural talaga to. Piruin mo kung saan ka sumabit-sabit, doon ka pa bumangon, at doon ka pa umangat. Dalawang importanteng bagay, mga kapatid, na natin, dapat nating maunawaan tungkol dito. Di ba sinabi, we are all able to receive God's life, His Spirit in and with us by believing. Just the way Abraham received it. First, mga kapatid, dalawang bagay is the ability of Abraham's blessing. Availability. Number one, first, availability of Abraham's blessing. Bago mo tanggapin ng isang bagay, dapat available muna siya. Kaya sinabi dito, we can see that Abraham's blessing is present and available for non-Jews too. Naranasan mo nang bumili, pero hindi available. Pero meron nun. Ano ibig sabihin nun? Di ba minsan bumili ka, kaya lang naka-reserve para dun sa isa? Natandaan ko nun, may tagal ko naghahanap ng pamalit dun sa laptop ko. Tapos mamaya dyan, sabi ko, eto na lang, kung saan kami naghanap. Dun sa Mac. Mamaya dyan, eto na. Sige po, titignan namin, sir. Sabi ko, eto na. Mambirang, hirap pala maghanap na ito. Bibili ka na lang. Magbabayad ka na lang. Eto na. Pagkuhan namin ganun, sir, sorry po. Ano po yun? Sabi niyang ganun. Available naman po. Kaya lang, naka-reserve po sa iba. Kakalungkot, di ba? Meron naman, kaya lang di para sa'yo. Ganitong-ganito, mga kapatid. Dati, hindi sa atin available ito. Yung sinasabing buhay na ito. Yung sinasabing spirit na ito. Hindi sa'yo available, pero available sa iba. Bakit ganon? Eh, sumpa ka ka eh. Sinumpa. Kawawa. Sorry, hindi ka pinili. But pagdating dito, dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, naging available na yung blessing na mayroon si Abraham. At sa kanyang salinlahi, available na rin sa atin. We can see that Abraham's blessing is present and available for non-Jews too. This means because of the death of Jesus, God extended His blessing that He gave to Abraham to the Gentiles or non-Jewish people as well. Dahil dun sa kamatayan na yon, yung kanina, yung noon na hindi available sa'yo at sa akin, mamaya available na rin, anong mararamdaman mo? Ay, available na rin po. Available na rin po ngayon. Yung antagal-tagal mong ninanais na available naman, kaya lang hindi para sa'yo. Tapos mamaya, available na rin para sa'yo. We can see that Abraham's blessing is present and available for non-Jews too. First and foremost, ito, ano ba yung blessing na yon?
Alam niyo po ba mga kapatid? It is the blessing of justification by faith. Unang-una, remember, justification by faith is the center of the Abrahamic covenant. Yun ang sentro ng Abrahamic covenant, justification by faith. Genesis chapter 15 verse 6, and he believed in the Lord. Tingnan niyo po ito ha, Abraham. And he believed in the Lord. Nung naniwala siya, nung nangyari, he accounted it to him for righteousness. Nung naniwala si Abraham, nung nanimpalataya si Abraham, inaccount yun na righteousness para sa kanya. Sola fide. Faith alone. He accounted him for righteousness. So his death in our place is how Gentiles or non-Jewish people can be included in the family of God. Ibig sabihin, pinaging tama na tayo at pwede na tayong pumasok dun sa pamilyang yun. And even Gentiles receive the blessing promised to Abraham's family. Availability of Abraham's blessing. Buti na lang yung hindi available sa'yo, naging available na ngayon. Bakit? Dahil doon sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Second, pagdating dito sa receiving effect na ito, kinakailangan may available muna, yung i-receive mo. Second, it means ability to receive God's Spirit. Ito na. Hindi lang siya available, kundi able ka rin. Tingnan niyo po, verse 14. And now because of that, the air is cleared and we can see that Abraham's blessing is present and available for non-Jews too. Susunod. We are all able to receive God's life, His Spirit in and with us by believing just the way Abraham received it. Second, being freed from the curse allows all of us to trust Jesus, to receive the Holy Spirit. Biruin mo yon. Ang kamatayan ni Jesus sa cross ay may receiving effect. Una, napansin natin, di ba, may tubusan na nangyari. Pangalawa, may tanggalan na nangyari. Pangatlo, may tanggapan na nangyari. Ibig sabihin, may kakayahan na tayo. May kakayahan na raw tayo na tanggapin ang mga pagpapala tulad na natanggap ni Abraham. Dahil by faith, nanampalataya siya kay Lord, in-account iyo na righteousness para sa kanya. Kaya nga, sinabi sa English Standard Version, sa verse 14, tignan niyo po, so that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come to the Gentiles so that we might receive the promised Spirit through faith. It means ability to receive God's Spirit. Bakit? Biruin mo, banal. Di ba? Holy Spirit, tapos hindi holy. Yung tatanggap? Hindi, bababa sa'yo yan. Hindi mananahan sa'yo yan. But dahil sa kamatayan ng Panginoon, may ability na tayo na receive yung Holy Spirit. Kaya mo. At posible siya. Kaya nga sinabi sa Easy English Version, para mas maunawaan natin ito, Christ died, verse 14, in that way, so that God would bless the Gentiles. Ulitin ko ha, Christ died in that way. In that way saan? Sa krus. Doon sa lugar ng sumpa. Tapos pinaging sumpa siya. Inabsorb niya yung sumpang yon. Christ died in that way so that God would bless the Gentiles in the way that He blessed Abraham. Also, if we believe in Christ, we can then receive God's Spirit that He promised. At mapapansin natin, una po babasahin ito sa Romans chapter 8, 9 hanggang 16. Pinakilala doon ang Holy Spirit. Lalong inelaborate ang Holy Spirit doon. Ang Holy Spirit, number one, ang seal ng ating kaligtasan. Selyo yan. Ibig sabihin, pag walang selyo yon, pag walang Holy Spirit, hindi kaligtas. Lalo na sa panahon natin ngayon, dito sa New Covenant na ito, pag wala yung selyong yan,
Don't accept if the seal is broken. Ganon na nangyari sa atin. Ang Holy Spirit, una, ang selyo ng ating kaligtasan. Pangalawa, siya ang witness ng ating kaligtasan. Ligtas na. Paano mo nasabi yun? Because of the Holy Spirit. Pangatlo, pinakita doon na ang Holy Spirit ang power ng mga ligtas. Kaya kakayanin mo hanggang dulo kapag nasa iyo ang banal na Espiritu. Hindi mo kakayanin yan hanggang dulo. Maniwala kapag wala ang Holy Spirit sa iyo. At sinabi dito, dahil sa ganitong uri ng kamatayan ng Panginoon, nagkaroon ng receiving effect ito sa atin. Available na yung Abraham's blessing sa atin. Pangalawa, able na tayo na i-receive yung Holy Spirit na yon. Biruin mo, may selyo ka na, naligtas ka. Hindi ka makakapunta sa langit, maniwala ka. Wala kang eternal life pag wala ang Holy Spirit sa'yo. Dati, pinipili lang ang magkakaroon ng Holy Spirit. Pero pagdating sa New Covenant, lahat ng mananampalataya, pagtanggap mo kay Lord, natanggap mo rin ang banal na Espiritu na kung saan selyo na ikaw ay ligtas na. May siya din yung witness at siya yung kapangyarihan na magdadala sa'yo sa tagumpay mo hanggang dulo. So what are the supernatural effects of the death of Jesus on the cross? Number one, it has a redeeming effect. Ibig sabihin noon, Jesus paid for it. Biruin mo, Jesus paid the high price. Biruin mo, ikaw yung may utang, siya nagbayad. Kung maliit lang yun, okay lang yun. Kaya lang ang sabi, description ng Bible, high price. Biruin mo yun. And Jesus personalized it. Hindi niya inutos. Siya gumawa. Pangalawa, it has a removing effect. Paano nangyari yun? Jesus changed places with us. Jesus carried the curse from us. And Jesus canceled the curse for us. Pangatlo, it has a receiving effect. Availability of Abraham's blessing and ability to receive God's Spirit. Therefore, ang kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ay may pagtubos sa makasalanan, may pagtanggal ng sumpa, at may pagtanggap ng pagpapala at pangako. Kaya nga mga kapatid, the cross has been called the place of curse and a place of blessing at the same time. Ulitin ko. Kaya yung cross na yon, na dati ang tingin nila, lahat dyan sinumpa. Pinakamatinding makasalanan nandiyan dyan. Kaya nga madalas utak ng tao. Kaya nga bakit sa cross ilalagay si Lord? Pwede naman sa ibang kamatayan ilalagay ang Panginoon. Kasi nga ang Panginoon, kailangan gamitin niya to. Kasi kapag nakita yan ng tao, na-describe sa kanila, malinaw sa kanila kasi lahat dun sinumpa eh. Deuteronomy 21, 22, 23. Lahat ang ihahang doon. Tapos ginamit na rin sa New Testament pagdating sa Roman yung crucifixion. Ibig sabihin, sinumpa. Lugar ng sumpa yun. Tapos ituturo mo, dun tinanggal ni Lord yung sumpa. Grabe. The cross has been called the place of curse. Kaya lang, a place of blessing too. So curse for Jesus, but blessing for man, not blessing for mankind. Biruin mo, kinurse si Jesus, pero blines tayo. Ngayon ang tanong, gusto mo bang magpatubos kay Jesus Christ? Because remember that every born-again believer, Christ redeemed us from the curse of the law. Curse means, alam nyo ibig sabihin itong curse na ito? Ito na. Yung mga pinagbababanggit natin na curse na ito, sinabi natin mabangis yan. Hindi mo nakikita pero antindi ng epekto sa'yo. Ano nangyari? Di mo, alam mo kung sino ka lamang kaya hindi mo siya makita. Ang ibig sabihin, curse means empowered to fail. Napansin mo yan? Empowered to fail. Sinabi natin, alam niyo po ba that curse means empowered to fail? Sinabi natin na kapag ikaw ay sinumpa, empowered to fail ka na kasi may kapangyarihan ng sumpa na dalhin ka
sa tiyak na kapahamakan, sure ka na natalo ka na kapag may sumpa ka. Kaya nga, the curse of the law can be found in Deuteronomy chapter 28, 15 hanggang 63. And alam niyo po ba, some of those curses include, kung pabasahin natin yon, curses in our bodies, curses in our careers, curses in our families. O, subukan lang natin ha. Deuteronomy 28, 15. Basahin ko lang hanggang 20 lang. Actually, hanggang 63. Ang sa mga susunod, makikita nyo po yon. Yung sample na itong sumpang ito. Tignan nyo po, 15. But if you refuse to listen to the Lord your God and do not obey all the commands and decrees I am giving you today, all these curses will come and overwhelm you. All these curses. Ano ba yung mga sumpang yun? Tingnan natin, 16. Your towns and your fields will be cursed. Biruin mo, pati lugar. Pwede palang masumpa yung lugar. Bago ko tuloy ito. Kaya sinabi mo, mga sinabihan ako niyan, lumayo ka dyan sa kanyang lugar, malis ka. Hindi ka makakalaya dyan. Pag ganyan, naku, damay-damay kayo dyan. Kaya sinabi ko dati, Lord, palayain mo ako sa lugar na ito. Na kung minsan gusto kong bumalik doon, kasi libre lahat eh. Libre tubig, libre bahay, di kami nagbabayad ng amilyar, nagnanakaw kami ng kuryente, pati nga tubig, ninanakaw namin doon eh. O masaya, pero di ka na makakalaya sa kahirapan. Bakit? Nasa bandage ka na ng puro libre lang na hindi mo pinagtatrabahuan. Pwede pala yun eh, no? Your towns and your fields will be cursed. 17, your fruit baskets and breadboards will be cursed. Pero yung pati lalagyan ng kinikita mo, may sumpa. Grabe pala yung sa kanila dati. 18, eto pa, matindi. Your children and your crops will be cursed. Ang lupit. Ano nangyari sa mga anak ko? Ano nangyari dito sa lugar? Ano nangyari sa bungang ito? Your children and your crops will be cursed. The offspring of your herds and flocks will be cursed. Biruin mo, pati yun, yung mga alaga nila. Pati yung mga pinagkakakitaan nila. 19, eto, tignan nyo. Wherever you go and whatever you do, you will be cursed. Wherever you go and whatever you do, you will be cursed. 20, the Lord Himself, tignan nyo to, the Lord Himself, hindi nagbabago kasi yun eh. Justice ng Diyos yun. The Lord Himself will send on you curses, confusions, and frustrations in everything you do. Pira. Confused ako. Frustrated ako. Curses ako. Ito matindi. Dahil doon sa kasalanan na yun. Diba? For the wages of sin is death. The Lord Himself, verse 20, will send on you curses, confusion, and frustration in everything you do. Until, at last, you are completely, listen, destroyed for doing evil and abandoning me. Kaya ngayon, nagpapatuloy sa kahangalan dito sa evil na ito at nagpapatuloy na iwan na talikuran si Lord. Curse! Ang mangyayari, ulitin ko ha, curse means empowered to fail. Empowered to be defeated. So the curse is still operational and being felt in the world. Hanggang ngayon, nag-ooperate yung curse na yan. Kaya nga, walang kasiguraduhan. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao na mabuti naman akong tao kaya ako maliligtas kahit mabuti kang wala si Jesus sa'yo. By the way, maganda maging mabuti. Kasi pwede kang mabuting tao pero wala kang relasyon sa Diyos. Wala kang relasyon kay Jesus. Dahil hindi yung kabutihan mo magliligtas sa'yo, Ephesians 2, 8, and 9. Kabutihan mo lang na wala ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. Ba't kailangan natin si Jesus sa ating buhay? Para sa gayon, magkaroon tayo ng tunay na kaligtasan. Hanggang ngayon, itong sumpang ito ay operational at ramdam ng mundo. But we, the believers, have been rescued from the curse.
and placed into the blessing. Kaya nga ang tanong, paano ba tinatanggap yung pagpapalang yon? Paano ba tinatanggap yung blessing na yon? By the way, ang blessing, ito yung opposite ng curse. Ito yung antidote dito. Kaya nga ang pinagpala ay hindi na sinumpa. Ang pinagpala ay hindi na sinumpa. So once more, listen to this as we end. Paul emphasizes that this is possible only by faith. Posible lamang ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya balik tayo dun sa text natin, Galatians 3, yung last verse natin, 14. So that in Christ Jesus, listen to this, the blessing of Abraham might come to the Gentiles so that we might receive the promised Spirit. Dito natapos, through faith. Marireceive mo yung blessing na yon sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinalitan ka ni Lord dun sa lugar ng sumpa. Kinarga niya yung sumpa na para sa iyo. Kinansel niya yung sumpa na tatama, na tumama sa atin. Kinansel na yon. Ngayon ang tanong, paano mo marireceive yung mga blessings na yon na ginawa ng ating Panginoon? Pagdating doon, wala ka nang magagawa. Ginawa na ni Lord. Kaya nga, grace ang tawag doon. Wala kang kakayahan na gawin yon. Kaya nga, siya na. Sabi ni Lord, ako na, ako na. Sabi ni Lord, ako na. Dahil di mo kaya yan. Kaya lang yung regalong yon, kailangan mong tanggapin. Paano mo tatanggapin? Through faith. Sino ngayon, mga kapatid, ang alam mo sa buhay mo, tumama sa'yo yan, sumpang yan. Na alam mo, bound ka na papuntang hell. Yung gusto mo magbago, pero sinasabi sa'yo ng sarili mo na hindi ko kaya. Kapatid, kailangan magbago yung pananaw na yan. Kailangan magbago yung pananampalataya yan. Manampalataya ka sa ginawa ni Jesus para sa'yo. At dun mag-uumpisa yung paglaya sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Through faith. I want you to close your eyes right now. Who wants to receive this blessing na ginawa ng ating Panginoon? At sinasabi mo, Lord, gusto ko pong makalaya sa sumpang yan. Hindi ko alam, kapatid, kung ano yung mga specific na mga bagay na nagpabigat sa iyong buhay. Hindi ka makalaya. Wala nangyayari sa buhay natin. Kapatid, ang pinaka-concern dito ng Panginoon, hindi muna kung ano-ano. Hindi muna, kapatid, may kinalaman sa kapirahan, may kinalaman sa kung ano-ano, may pera ka nga, sa impyerno ka naman mapupunta. Ang pinaka-concern dito ng Panginoon, kapatid, yung kapangyarihan, yung curse na ito na magdadala sa iyo hanggang impyerno. Yung magdadala sa iyo, kapatid, hanggang dulo na kung saan talunan ka na. Yun ang dinil dito ng Panginoon. By His wounds, we are healed. At mangyayari lamang yan kung mananampalataya ka. Who among you here right now, you want to put your faith in Jesus? Dati kung saan mo nilalagay yung pananampalataya mo, pero ngayon nananampalataya ka sa ginawa ni Jesus para sa iyo, sapat na yan para makalaya ka sa sumpa. Ngayon kapatid, kung gusto mo makalaya sa sumpang yan, mananalangin tayo. But make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. The Bible said, yet to those who receive Him, John 1:12, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. Who wants to receive that blessing? Sinasabi mo, Lord, tanggalin mo po itong sumpang ito sa aking buhay.
Pray this prayer right now. Tell it to Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus. Come into my life. Come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan ng may pananampalataya at nagmumula sa iyong puso, maniwala ka, ikaw ay pinalaya. Father, in the name of Jesus, thank you, God, for releasing us from this bondage, from this curse. In the name of Jesus. Ngayong oras na ito, Panginoon, palayain mo po sa bawat isa, yung kung sa kanilang isipan, Panginoon, may mga bagay na nagmumulto, Panginoon, sa sumpang ito. Hanggang ngayon, Panginoon, hindi naman na para sa amin ito, Panginoon, pero parang tila baga tinatamaan kami ng mga curses na ito. Baka kinakailangan, Panginoon, manumbalik kami o alalahanin namin, Panginoon, na hindi kami ito. Hindi na ito ang disenyo mo sa amin, Panginoon. Hindi na ganitong uri ng buhay ang dapat ipamuhay namin. Right now, I cancel, Lord, itong pagmumultong ito ng mga curses sa aming buhay. In the name of Jesus, palayain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Palayain niyo po ang bawat isa. Or maybe, may mga nagda-doubt pa ngayon, Panginoon, sa kanilang decision na ginawa. Kahapon, nakaraang taon, o nandati ngayong oras na ito, Panginoon, pagtibayin mo po ang pananampalataya ng bawat isa. Pananampalataya, Panginoon, sa iyong ginawa na kung saan, Panginoon, pumapawi ng lahat ng sumpa. At yung pinakamatinding sumpa na magdadala sa amin sa kapahamakan. In the name of Jesus, I speak for freedom right now. Salamat, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Every time, kapatid, na nakikita mo ang krus, dapat makita mo ang Panginoong Jesucristo na kung saan pinalitan ka sa lugar na yon. Kinarga lahat ng sumpa at kinansel yung sumpang yon. Malaya ka na nang dahil kay Jesus. Ngayong oras na ito, kapatid, salamatan mo ang Panginoon. Maging utak malaya. Maging utak pinagpala. Kaya ginamit ni Lord yung krus na yan. Dahil halatang halata at alam nila dati na mga sinumpa yung nandiyan dyan. At every time na naaalala natin ito, every time na kinakanta natin ito, gusto kong isipin mo, kapatid, na wala ka ng sumpa, na ikaw ay tunay na pinalaya. Huwag mong kargahin yan, sumpang yan, kinarga na ni Lord yan 2,000 years ago. Hindi mo kailangan kargahin yung hindi mo dapat kargahin. Lord, we declare, pinalaya mo na kami, Panginoon, sa sumpang ito. Salamat sa krus, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Dahil na namatay ka sa krus, pinalitan kami, Panginoon. Tinanggal ang sumpa at pinalaya kami dito sa sumpang ito, Panginoon, na magdadala sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Oh, Lord. Come on, lahat ng naniniwala na siya ay pinalaya sa sumpa. You told of grace.
blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. May tinatanggap ang mga nananampalataya ngayong araw na ito. Tanggapin mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Manampalataya ka, kapatid, sa ginawa ng ating Panginoon. Oh Lord. Oh Jesus. Thank you, God, for dying on the cross. Thank you, Jesus. At the cross of Almighty, where your blood was shed for me, there's no greater. Yung para sa'yo, si Lord na sumalo. You have overcome me. Thank you, Jesus. Glory fills the what can separate me now? Lord, sa panahon, Panginoon, na napanghihinaan kami ng loob. Sa panahon, Panginoon, na tinatadtad ng doubt ang aming puso't isipan. Aalalahanin lang namin yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Niniwala ko, Lord, magiging okay na ulit kami. Mapapawi lahat ng pangamba. Mapapawi lahat, Panginoon, ng pag-aalinlangan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw na ang kumarga ng lahat para sa amin, Lord. At gusto mo, Panginoon, makapamuhay kami ng tunay na malaya, Panginoon. Salamat sa paglaya sa sumpa. Ngayong araw na ito, Panginoon, may pinalaya ka sa sumpang ito, Panginoon. At every time na tila baga binabalik kami ng mundo dito, Panginoon, aalalahanin namin na selyado na kami ng banal na Espiritu, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Magpapatuloy kami para sa iyo, Panginoon. Marapat lamang na sambahin ka namin habang kami nabubuhay. Dahil napakabuti mo, Panginoon. Hindi namin kayang gawin pero ginawa mo na, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. At tinatanggap namin lahat ng pagpapalang ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat po. Hindi namin kaya, pero Lord, kinaya mo at ginawa mo para sa amin. Salamat po. Ngayong oras na ito, kapatid, senyuan natin lahat ng ating napakinggan. At huwag mong hahayaan, kapatid, na ngayong araw lang ito sa iyong puso't isipan. Dalhin mo ito habang ikaw ay nabubuhay. Especially ngayong linggong ito, mga battles ng ating buhay. Tanda mo, kapatid, ikaw man ay sinumpa, ngunit ngayon ikaw ay isa nang pinagpala. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time He did declare ito, the Bible said, receive it and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen. Amen. And amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you. We are free. We are free. And we have the victory.